Ayan mga ka-wonders, ang lakas ng ulan. Tamang tama sa talong guys, gustong gusto nila yan. Kasi kung na, patuyo na yung lupa. Nakalibre tayo sa siguro mga 200 na gasolina. Ayan guys, good morning, magandang araw muli sa inyong lahat at welcome back to Wonder Farm Channel. So guys, medyo tinanghali tayo ng gising. Umikad kasi guys, nakapatay ako nung ahas kagabi. Pumasok sa bahay guys, meron kasi akong nilagay na trap ng daga guys, tapos nakahuli. Tapos nung, ayun, sabi ko bakit nang ingay ng daga. Tunog siya ng tunog. Nung pala gustong kainin ng ahas guys yung daga, nakapaikot sa kanya sa yung trap niya. Ayun, pakita ko sa inyo guys. Kaya tinanghali tayo ng gising. Actually, maaga pa rin naman tayo nagising, pero puwet na parang gusto ko pang matulog. Kaya inaabot tayo ng alas 7 gumising. Normal na gising natin guys is 5:35 ganyan. Ngayon guys, alas 7. So, yun. Pakita ko sa inyo yung daga at saka yung ahas, guys. Guys, yung mga, ayun yung dagang na-trap natin. Tapos, nandiyan nakapatong sa kanya yung daga, yung ahas, guys. Tapos, nung naramdaman niyang may ilaw, yung ahas, guys, pumasok doon sa sulok. Naman siya yung ahas na mahaba lang, mga ka-wonders. Siguro yung mga kumakain ng daga. Sabagay, yung cobra din, kumakain din ng daga yun. Pero mahaba siya, mas mahaba sa cobra guys. Ayan, tingnan natin sa labas. Ayan, mahaba siya, pero payat lang siya. Mga kalanggas. Hindi naman siya cobra. Makatakot. Laki-laki na rin guys. Mataba lang ng konti dito sa stick. Tingnan kung gano'n kanina. Mahigit isang meta. Ngayon talaga sa bukid hindi nawawalan. Kung sa syudad nga, sa Manila guys, may mga ahas at lalo na dito. Yung nakakatakot lang yung nasa loob ng bahay, pumasok. Kaya kung di siya pumasok, hindi ko naman siya papatayin. Kaya lang eh, pumasok siya, kaya pinatay ko. Yun nga, nakakatakot din po may mga daga sa bahay. Kasi pagka naalam ng ahas na may maraming daga guys sa bahay, tapos naririnig niya lagi may tumutunog, doon pupuntahan niya. Ang malamang sa puntahan yung bahay niyo. Ganun talaga yan guys, kasi may mga daga, ay mga ahas na naghahunting ng daga. So marami na rin napatay na ahas dito sa malapit paligid namin guys. Lalo na sa gawing hapilad. Bata pa ako na kaya nakakapatay na yung tatay ko ng mga ilang obra. Buti nga ngayon guys wala na. Siguro kinakain na kasi ng tao guys yung cobra eh. Kumbaga yung cobra na ang hinahanap. Takot sa tao. Hindi yung tao ang takot sa cobra. Kaya kinakain kasi ng mga tao guys yung cobra. Maraming kan. Pero hindi lahat guys, hindi ko naman po nila lahat, pero ako man guys, nakatikim na ako dun, pero masarap pala. Minsan ko lang naman tinikman yun guys. So yun lang po, at patuloy pala natin yung kan, maghanap tayo ng kangkong. Yun, bibidyo ko mamaya kung saan tayo makakahanap para ipan-suporta ulit natin sa pagkain ng manok. Pagka yung iaasa tayo sa pizza at darak guys, mabibigyan tayo sa pagkain, malakas na silang kumain, marami na sila guys. Ayan mga ka-wonders, meron pala kung gagawin. So kung nakikita nyo guys yung nasa likod ko, yung halaman nalanta na guys, hindi ko na papansin na hindi ko pala nadiligan, kaya patay tayo dyan kay Mrs. Baka mapagalitan tayo. Hindi, joke lang guys. Yun nga. Pasensya na kung dito ako laging nagbabla guys. Kasi dito ako nare-relax sa duyan guys. At pag wala akong ginagawa. Talagang dito ako pumupwesto.
nakaka-relax na yung pag may gusto kong planuhin or isipin. So nandito ako para yung isip ko ba ma-relax. Kasi wala tayong kasama dito sa bukit, mga ka-wonders, mahirap. Wala na tayong mga magulang. Noon guys, okay, buhay pa yung mga magulang natin. Kasama natin dito. At tapos ngayon guys, kaya pala may sasabihin ako sa inyo mga ka-wonders, good news and bad news. Yung good news muna mga ka-wonders. Si Mrs. pala ay magkakaroon ulit ng trabaho, mga ka-wonders. Tapos, ang bad news naman ay mag-isa lang tayo dito guys. So, walang kot, di ba? Mahirap mag-isa. So, yun. Pero okay lang. Titiisin natin yan mga ka-wonders. At least, mahirap din kasi yung dito ka nakadepende sa bukid mga ka-wonders. Kapag wala kang ani sa gulay, ay, dalawa lang kami mga ka-wonders. Yung pang sarili lang namin dalawa. Ay, sasapat naman. Kaya lang, may alaga tayong mga manok mga ka-wonders. Tapos, syempre, ako wala na akong magulang. So, pero kailangan pa rin natin kumayod, syempre, kahit wala tayo. Wala na yung mga magulang natin at kailangan pa rin natin may mga dapat tayong gawin. O, yun, nais niya na bumalik dun sa dati niyang company na bago siya nag-Dubai ay okay naman guys, pinag-uusapan pa. Pero sure na tinanggap na ulit siya. At sa ang pagkakaalam ko guys, sa Mandaluyong siya i-assign. So, swerte natin guys at swerte niya. So sana yun lang, may isang bagay lang naman ako nais na dapat ay hindi siya magpabaya. So alam na niya yun. So yun lang guys, yun nga, kakayanin natin yan kahit mag-isa lang tayo. So para din sa suporta ng ating mga alagang manok, at kung may nais pa tayong bilhin sa para syempre maitayo natin yung pangarap nating farm. So kahit maliit na farm lang, dun tayo mag-i-invest. So guys, yun lang po. At syempre hindi naman natin magagawa ang lahat na yan kung di tayo tutulungan ng Diyos. So dun pa rin talaga tayo nakaasa palagi mga ka-wonders. Paano nga pala, meron nga palang pinapakiusap guys yung kumpare ko. So alis lang muna ako. So magbibideo rin ako dun guys, titingnan lang natin kung may makukuha tayong lupa. Gagamitin daw niya sa mga manok niyang panabong mga ka-wonders. Ayun mga ka-wonders, sobrang init. Kukuha tayo ng kandito, garden soil. Lalagyan doon ng bayo ko yung kanya, mano kanya. So napakiusapan tayo guys. Wala naman siguro mababawal sa atin dito guys. Dahil ko naman to ilog. So ayan guys, mga ka-wonders, ayan ilog na yan. So ayan, panoorin nyo lang ako guys ha.
ayan guys, naka-apat na tig, kakaunti tayo. Meron kasi tayong aahonin guys na daan, kaya hindi natin pwedeng mapunuin. So, sobrang init mga ka-wonders. So ayan, nakarga ko lang mga ka-wonders. Ayan, hiningal po ako. Kakahingal talaga sa init mga ka-wonders. So ayun, nakita nyo guys, dito tayo sa ilog. Yan yung ilog dito. Dati dyan kami naliligo ng mga bata ako. Pero ngayon guys, yun, may naliligo pa dun ng mga bata. Yan. Dito guys, sa amin, bundukin. Yan, nakapaikot sa amin ng bundok. Kaya, yun, nakikita nyo yung maputi na yun, ulan yun. So tayo na. Makaabutan pa tayo ng ulan. Sabagay, maaraw pa. Makaisang balik pa siguro tayo. 10 sako daw eh, sabi nung bayo ko. So dagdagan pa natin yan. Kulang pa siguro yan. Ayan mga ka-wonders, ang lakas ng ulan. Tamang tama sa talong guys. Gustong gusto nila yan. Kasi kung na, patuyo na yung lupa. Nakalibre tayo sa siguro mga 200 na gasolina. Kasi napakamahal na guys ng gasolina ngayon. Nasa 80 na yata ang isang litro. So nakakatatlong, nakakapan tayo dito guys eh. 2 litro. So 2 litro at sa mahal niya, kalahati siguro ang maubos natin dito. Ayan, mabuti na lang umulan guys. At least nakakasave tayo ng ₱200. Mukhang marami ng inog yung yun guys to. Oh my god, malayo, hindi makikita. Yan, tama din yung tanim natin na sitaw na turo, yung isang tudling. So 3 tudling yan guys eh. Ay 4. Di pa natin natatamnan yung 3. Dalawang tudling lang guys yung natamnan natin dyan. Yung may bala guys. Iniisip pa natin kung ano itatanim natin. Kung kamatis. Gumumula tayo ng kamatis na 3 kantas. Yung sa harap guys. Yung pinagsusugaan ko ng kambing doon. Ispray na rin natin ng pandamo. Baka bukas. Di ba kasi dinadala ni kuya guys yung kan. Pang-spray ng sprayer ng pang-damo. Mahirap gamitin yung isang sprayer dito dahil ginagamit natin niya sa gulay. Magkakaroon ng aberya or depresya yung gulay natin pag ginamit natin yung pang-damo. Tulad nga niyan guys. Ito nyo guys, berding-berding na. Mas maganda pa ngayon yung talong natin kaysa nung una. Para ngayon pa lang siya naguhulog. Tapos naguhulog ng mga sanga. Nung nakaraan kasi guys, nung may balag dyan, kung may sitaw yung ibabaw, hindi makasupang na maganda. So ngayon nawala yung mga panya, vines ng sitaw, naarawan siya ng maganda guys. Kaya sa tingin ko, mas maganda talaga naman. Siyempre, iba talaga yung full na, yung talagang buong sikat ng araw na absorb niya. So, may halaman din naman ng ayaw gano'n ng init guys. Pero yung talong guys, gusto niya yan. Huwag lang yung masyadong mainit at maninilaw yung dahon. So ayan o, ganda guys. Kasi umuulan, yung dahon niya, berde, tapos malambot. Urea guys yung ulan. Kaya ayan. So, ayun lang mga ka-wonders ang vlog nating araw na to. Meron pa kasi akong gagawin yung araw na to. Ngayong alas 5. So, yun lang po. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe guys, please subscribe my channel and hit the notification bell. Para updated kayo or ma-notify kayo guys sa mga i-upload ko pang video. So, bye-bye and see you on my next vlog.